Wala ka bang laptop, pero meron kang cellphone, at gusto mong gumawa ng YouTube channel? Well, ang video na to ay para sa iyo. Do you wanna know? Hi guys, this is Dorothy and you're in Namity TV. And welcome to my very first episode of my YouTube tutorial series. Actually, matagal ko nang gustong gawin ang content na to, kaya lang itong May 21 lang ko napadalhan ni YouTube nito. Sis informing me na nakapasok na ang channel ko sa kanilang YPP or YouTube Partner Program. Pag sinabi nating YouTube Partner Program, ito yung pwede nang ma-monetize ang channel mo, magkaroon ng ads, and magkaroon ng kung ano pang perks na in-offer ni YouTube. Kaya sobrang thankful talaga ako guys sa inyo, sa mga subscribers, and sa mga viewers ko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mag-grow ang channel ko. So, moving on, kaya nyo clinic ang video na to kasi gusto nyong gumawa ng sarili nyong YouTube channel. So, ano-ano muna ang mga kailangan para makagawa ka ng YouTube channel? Syempre, unang-una na dyan ay gadget. Pwedeng laptop or pwedeng cellphone. Pero sa tutorial na to, gagamitin natin ay cellphone. Ikalawa, internet para makakonect tayo kay Google. Ikatlo ay ang Google account. So, start na tayo. Okay, so una, siguraduhin nyong nakakonect ng inyong cellphone sa internet or sa wifi. Pangalawa, siguraduhin din na nakasign in na sa inyong cellphone ang inyong Google account. Ngayon, sabihin natin na wala pa, hindi pa nakasign in ang inyong Google account sa inyong cellphone. So, paano kayo magsasign in? Punta lang kayo sa Google. Ito ang icon ni Google. So, click lang natin siya. And then, kung mapapansin nyo, dito sa upper right corner ng aking screen, nariyan ang profile pic ng Amity Team. Ngayon, paano natin isa-sign in ang inyong Google account? Halimbawa, meron kayong existing Google account. So, click nyo lang si profile pic. And then, lalabas na dyan ang mga Google account na nakasave sa inyong cellphone. So, kung alin man dyan, i-click nyo lang siya. Ngayon, halimbawa na wala pa kayong Google account. So, i-click nyo lang ngayon sa bandang baba ang add another account. So, click lang natin siya. Sa bandang baba nito, makikita nyo ang create account. So, click natin ngayon si create account. And then, may option na lalabas kung for myself or to manage my business. So, click natin ang for myself. And then, enter nyo ang inyong first name and last name. So, halimbawa sa akin, I'll have and then, click ang next. So, i-fill out nyo lang kung ano yung hinihinging info ni Google. Then, click natin ang next. And then, lalabas dyan ang mga suggestion ni Google na pwede nyong gamitin na Gmail address. So, I'll have you mas madali na lang. Okay. Or pwede rin kayo mag-create ng sarili nyong Gmail address. And then, enter ang inyong password. So, para makapag-create tayo ng strong password, kailangan siya mixture ng letters, numbers, and symbols. Mas mahaba, mas malakas ang dating ng inyong password. Iwas hack ang dating. Then, click na natin ngayon ang next. Okay, so sabi ni Google, pwedeng i-add nyo yung phone number, existing phone number sa inyong cellphone. Or, pwede sa more option, mag-a-add kayo ng sarili nyong phone number. Okay? So, back ko lang siya. So, click ko lang ang yes, I'm in. Since, cellphone ko naman siya. And then, pare-review ni Google ang inyong account kung tama ba spelling ng pangalan nyo kung tama rin ba ang inyong Gmail. So, kung okay na siya, click lang natin ang next. And then, lalabas ngayon ang privacy and terms ni Google. Sa bandang baba, i-click natin ang I agree.
Okay, so check natin kung nakapasok na ang ating Google account. So, sa profile pic, click natin si profile pic. And then, yun nga, nandito na sa bandang baba, makikita nyo na ang ginawa nating Google account. Okay, so clinic ko lang siya. And then, ayan na ang lumabas na profile pic ko. Since ang start ng name ko ay D. Kaya D lang ang binigay ni Google. Ngayon naman, punta tayo ngayon sa ating browser. Okay, sa Chrome. And then, i-type natin ngayon ang YouTube. Okay, so kung makikita nyo, nariyan pa rin ang profile pic ni Amity TV. So, yun pa rin ang naka-sign in. Bago tayo mag-switch account para mas madali, switch natin ang ating cellphone to desktop setting. Okay, paano yun? So, click lang natin ang 3 dots na makikita nyo sa upper right corner ng inyong screen. Okay, and then click natin ang desktop. So, sa akin pala naka-desktop site na siya. So, click natin ngayon ang profile pic and then switch account. And then, hanapin natin yung ginawa natin kanina na Google account. So, ito yon sa baba. Now, click natin ngayon uli ang profile pic and then click natin ngayon ang create a channel. So, sabi niya mag-upload daw tayo ng picture. Okay, so pwede niyong palitan ang pangalan ng inyong channel. So, ako I'll have Dorothy Rochelle na lang. Pwede niyong gawing halimbawa Dorothy's TV or kung ano mang gusto niyong pangalan ng inyong channel. Click natin ang upload picture. So, i-redirect tayo. So, click ko lang tong okay, so click ko lang tong browse para mapunta ako sa aking click natin tong down arrow para okay, mapunta tayo sa images. And then lalabas na ang inyong album. So hanapin niyo lang kung saan kayo kukuha ng inyong profile pic. So I'll have nasaan na ba siya? Okay, so I'll have this. Pwede niyo siyang i-crop, pero akin okay na 'yan. And then click done. Okay, so meron na tayo ngayong profile pic. Then click natin ngayon ang create channel. Okay, next is click natin ang customize channel. So, ito ang lalabas sa layout. So, pwede kayong maglagay ng channel trailer. Sa channel trailer, ilang seconds lang siya. So, okay, karaniwan ilang seconds lang siya. Parang doon, ipapakita nyo sa summary nyo. Okay, so parang ganito siya. Ilang seconds lang siya, parang sinummarize nyo kung ano makikita ng tao sa channel nyo. Ano yung ino-offer, ano yung content ng channel nyo para ma-enganyo sila na mag-subscribe sa inyong channel. And then, featured video for returning subscribers. Pwede rin kayo mag-add nyan. So, meron na siyang featured section, yung mga short videos and upload videos. Punta tayo ngayon sa branding. Okay, dito sa branding, again, pwede niyong palitan ang inyong profile pic kung hindi niyo nagawa yun kanina. Or, and plus, isa rin sa mahalaga. Okay, so, pwede kayong mag-upload ng banner. So, ito ang example ng banner. Kumbaga sa Facebook, siya yung Facebook cover. Kailangan ang banner niyo ay
at least merong 2048 by 1152 pixels and 6 MB or less. Otherwise, hindi nyo siya ma-upload. Okay? Next, pwede rin kayo mag-add ng video watermark. Ang video watermark ay katulad nito. Itong logo ng channel mo sa video mo. Kailangan 150 by 150 pixels ang inyong image and PNG siya or ang GIF. Pero kung GIF, dapat no animation ang dating. Pwede ring JPEG, basta 1 MB or less ang size ng inyong image. So, pwede siyang makita dito sa part na to ng inyong inyong video. Iyan yung makikita sa part na 'yan ng inyong video. Pwede siya sa simula, pwedeng sa lalabas sa last ng inyong video or all throughout your video. Okay, so 'yan lang muna. Okay, so that's it guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to like this video and kung hindi pa kayo nagsasubscribe, click nyo lang ang subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko and tips on how to grow your YouTube channel. And kung meron kayong katanungan, ilagay nyo lang sa comment box and I'll try my best to answer your questions. And so, good luck guys and congratulations in advance. I hope and I pray na maging successful din ang inyong YouTube channel. So, until my next video, bye!